Good evening. Good evening, Father. How did the Bible come to have 72 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament? At first, there were a lot of writings. It was only in the year 399, almost four centuries, that the council of bishops decided these are the inspired writings, inspired by the Holy Spirit. This is the Word of God. 72 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. So they called all the other writings apocrypha. Yung magandang basahin, pero hindi talaga yung salita ng Diyos. Kwento-kwento na lang yan. Apocryphal literature. May isang kwento doon sa apokripa, kaya hindi tinanggap ng mga obispo eh. May isang apocryphal literature, nakipaglaro daw si Jesus sa kanyang mga kababata, maliit pa siya. Tapos kumuha sila ng clay, ginawa nilang kalapati. So tuwang-tuwa yung kanyang mga kasama, si Jesus hiningahan daw yung kalapati na clay, tapos lumipad. Magical reality. Hindi ganyan ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Wala kang blusang itim o kaya may agimat ka. Ganyan ang mga Pilipino eh. Yung magical reality na yung kanilang suliranin, biglang malulutas. May andyan si Mariang Makiling, lalabas. Bibigyan sila ng kung anong anting-anting at saka kung ano-ano pa. Hindi ganyan ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Hindi gumagawa ng milagro si Jesus na walang katuturan. So yung mga may sakit, pinagaling niya. Pero hindi niya pinagaling ang lahat ng may sakit sa Israel noong panahon. Yun lang pumupunta sa kanya. Minsan hindi pa gumagaling yung iba dahil walang pananampalataya. So sabi ni St. Thomas, yung pakikitungo ng Diyos sa atin, gratia supunit natura. Grace builds on nature. So halimbawa, sa Ebanghelyo ngayon, kaya ni Jesus na pagkainin yung crowd, libo-libo yun eh. Pero nagtanong siya, how many loaves do you have? 7, they reply, and a few fish. So mula doon sa 7 loaves, at saka yung maliliit na isda na iilan lang, napakain ang libo-libong mga tao. Minsan, hindi pa binibilang ang mga babae at mga bata. At sumubra pa. Meron ding apokrypha na maganda rin. Actually, Jesus did not really multiply the bread for everyone. Kasi alam niya sana, nabibilang, all-knowing siya. Tamang-tama lang sana, but sumubra. Kasi may kwento na noong nakitang nagmilagro na hindi nauubos yung mula sa lalagyan ng mga apostoles, yung iba napahiya. So they shared their loaves and their fish. So sumubra daw. Apokrypha lang yan. Pero ang ibig sabihin, ito nakalagay sa Biblia, hindi magical reality si Jesus. With what you have, gumagawa siya ng kababalaghan. Gumagawa siya ng himala with what you have because grace builds on nature. So hindi magmimilagro ang Diyos na 4'11 lang ang height mo, papalpalin mo si LeBron James. That's not the way God deals with us. He takes what we have and then builds that up. Like the loaves, 7 loaves, and the fish. Mangyayari ngayon yan.
Galing lang ako sa TV program ng Caritas NASA. Tinanong, paano natin malutas yan? Kasi lagi silang nagpapalabas, maawa naman kayo, wala kaming kinakain, lumutang lahat yung aming mga pangkabuhayan, sira lahat yung aming bahay. Sasagutin ng simbahan niya. Nung isang nakaraang linggo, andon ako kay Bishop Honesto Ong Tioco. Pinaalalahanan ko siya kasi noon nag-recollection kami sa Tagaytay. Pinaliwanag ko yung plano sa Marikina Watershed. Pumayag si Bishop Ness at yung 47 parish priests. They will contribute kasi ang problema nasa mga bundok. Yung DPWH, gagasta na naman ng billion yan. Patataasin yung pader doon sa may Pampanga. Huli na yan eh. Ang tubig na gagaling doon sa itaas, hanggang hindi mo doon pinigil, pataas ng pataas yung simintadong mga pader mo dyan. Minsan, inuuka pa ng tubig yan. Pag grabe na talaga. Kasi yung Ulysses, kalahating metro mas mataas kaysa Undoy. Nakamarka pa doon sa may Wawa Dam. Doon kasi tayo nagtatanim ng kawayan. So, bawat parokya, kasama ang Shrine of Jesus the Divine Word, for 5 years, will donate 40,000 pesos for the seedlings para bayaran yung mga tao na magtanim doon dahil gugulong kayo kung kayong taga-Maynila ang aakyat doon sa kabundukan. Tapos, paliliparan ng drone yan para makikita, uy, yung sa Shrine, patay lahat ah. Papalitan lahat yan. Makikita sa Google Maps po yan. So with 40,000 a month for 5 years, mababawasan na po natin ang pagbaha, mababawasan natin ang erosion, mababawasan natin ang climate change dahil kawayan po ang ating itatanim doon. Pagkatapos, pag malaki na yan, pwede pa tayong gumawa dyan ng basket at saka yung labong at saka may kabuhayan po yan ang ibig kong sabihin. So hindi lang Diocese of Cubao ang magkocontribute ng kanilang 7 loaves and a few fish. Kinausap ko rin noon si Bishop Tony Tobias noong siya pa sa Diocese of Novaliches. Andyan rin lahat ng mga parish priest. Pinaliwanag ko na maliban sa relief goods, kailangan may long-term plan tayo. Pumayag din 72 parishes. Kocontribute din 40,000 a month for 5 years, 200,000 lahat yan, tatamnan yung yung mataas na bundok na hindi ko alam kung maaakyat ko pa ngayon, ilang beses kong inakyat yung pinakamatarik na bundok sa may Montalban. So 47 plus 72 na yun. Kinausap ko rin si Bishop Francis de Leon. 74 parish priests of the Diocese of Antipolo, kanila yung buong Rizal. Pumayag din yung mga pare na mag-contribute sila ng kanilang 7 loaves and a few fish para hindi na tayo patuloy bawat bagyo. Penging relief, yung lata ng sardinas, damihan ninyo, yung mga lumang damit, lagay nyo na sa karton, dadalhin namin doon. Walang katapusan niya. Eh sabi pa naman ng mga scientist, mas gagrabe ang mga pagbaha sa susunod na mga taon. 7 loaves and a few fish by hundreds of Catholic parishes in Metro Manila. Yung iba, kakausapin ko rin yan. May advantage kasi ako kasi sa mga parokya na tagal akong nagturo sa seminaryo sa Tagaytay, may nakatanim dyan na mga dati kong estudyante. Kaya pag nagbutuhan, yan yung nangangampan niya. Papayag ba tayo na mag-contribute ng 7 loaves and a few fish sa mokong na paring ito, si Father Ben, para makapagtanim tayo doon? Pumayag po lahat yan. Walang magical reality. Kahit magnobena pa tayo, hindi masusulusunan yung problema sa Marikina na halos Metro Manila natitirada.
We have to contribute our 7 loaves and a few fish. Tayong lahat. Kukunin ng Diyos yan. Magkano lang yan? Kukunin ng Diyos yan. Because grace builds on nature. Lulutasin ng pananampalataya ng mga Katoliko sa Maynilaan ang problema ng pagbaha sa Marikina at dito, pati sa Novaliches, 21 parishes dyan binabaha. Sa Masambong, Diocese of Cubao, alam ng obispo, binaha din yan. Let us contribute our 7 loaves and a few fish para mabawasan na yung kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kapatid dyan sa lowland, sa mabababang lugar. Napupuno na ang Laguna Lake dahil yung lupa mula sa Sierra Madre dadating doon sa Laguna Lake. 30 years ago, 14 meters pa ang average depth ng Laguna Lake. Ngayon, 2.5 meters na lang. Magpatuloy pa yan, gagawin na naman niyang subdivision ng mga bilyonaryo. That is what we should pray today. Because God's grace builds on nature. Let us contribute what we have. Let us apply systems thinking, kasi ecosystem yung Marikina Watershed at ang Sierra Madre. Let us apply, let us use technology. Do drone natin yan. Sa satellite natin yan. I-Google Maps natin lahat yan. Para pag may umusok, nag-uuling na naman, masusunog na naman yung ating tinanim, pupuntahan ka agad ng mga forest rangers yan. 7 loaves and a few fish. My sisters.